Tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo o i-share ko na lang sa inyo yung sikreto ko kung paano makagawa ng ganitong klaseng perfect na waffle. Tara, simulan na natin. Ito nga pala ating eksaktong measurement ay kakailangan din lang natin ng 6 na pirasong hotdog. At sa pagluto naman ito ay pinakuluan ko lang yung ating hotdog sa kumukulong tubig for 6 to 7 minutes. Pero nga pala yung ating hotdog ay nasa room temperature lang. Kung gagamit naman kayo at lulutuin yung hotdog na frozen, ay pakuluan ito for 10 to 12 minutes. So i-dry lang natin na maigi yung ating hotdog or mas maganda kung ipapatong ito sa towel. At para naman sa ating waffle mixture, ito talaga marami talaga nagtatanong sa akin. So sinif ko lang dito directly sa bowl yung ating mga dry ingredients muna. Then haluin lang natin ito to avoid any lumps. Yan, so ilagay natin dito yung ating mga wet ingredients. At syempre ay haluin natin ito hanggang sa matunaw yung ating asukal. So dito guys ay huwag tayo gagamit ng mixer or a whisk para naman hindi ma-overmix yung ating mixture. So gagamit lang tayo dito ng kutsara or spatula. At isa pang tip ko nga pala para maging successful yung ating waffle ay kailangan lang natin ito pagpahingahin ng mga 15 minutes. At ito nga pala yung waffle na gagamitin natin. Siyempre, bago natin ito gamitin, ay linisin mo muna natin ito, tsaka natin na i-plug sa saksakan ng kuryente. Kasi wala naman talaga itong on and off. At ipinirihit ko lang ito for 4 minutes. At ito nga pala guys, sa ating unang salang, ay gusto ko nga i-share to sa inyo para iwas fail tayo. So yan, nakita nyo kanina na nagwisik na ako ng oil at pinunasan ko ito ng tissue. So dapat doon ay hayaan lang natin talaga dahil kapag pinunasan ito ng tissue, ay wala, hindi magiging nonstick yung ating waffle kahit nonstick pa yan. So didikit at didikit talaga ito yung ating waffle mixture dito sa ating plate. At ang ating second batch naman, make sure na bago natin ito isalang ay nalinis na natin ng tissue yung buong plate ng ating waffle. Then na magwisik tayo ulit ng oil. Takpan natin ito, magintay hanggang sa mag-green yung pinaka-on ng ating waffle. Then maglagay tayo ng kalahati sa slot at maglagay na tayo ng ating kahit anong palaman. It's either hot dog or cheese. Then again, maglagay tayo ng toppings dito, yung pinaka-final na mixture. Mas maganda kung talaga namang apaw na apaw yung ating palagay ng mixture dito. Kasi dito talaga nakadepende kung magiging siksik ang ating waffle dito sa ating waffle maker. Again, takpan natin ito at kailangan nalutuin ito sa unang salang ng 4 minutes. Iangat natin. Then again, babaligtarin natin ito ha. Lutuin ito for another 2 to 3 minutes. Ayan talaga ang sikreto ko guys, na talaga binabaligtad at lulutuin each side. At ang ating next step, at ito ay optional lang, kung ito yung ibebenta, syempre hindi naman maiiwasan na may mga gilid-gilid dyan na nakausli. So ayan, guntingin lang natin. And now is done, our perfect waffle. So isa nito, sa isa recipe na ito nakagawa tayo ng eksaktong 6 na piraso at dinoble ko lang siya kasi nga yung iba nanikit kasi kulang sa mantika yung ating waffle. Kain po tayo. Sa panahon ngayon, napakamahal ng waffle na nabibili natin sa mall. Pag ito ginawa natin, mas masarap pa sa mall. I promise you that. Kasi nilagyan natin ito ng cornstarch, which is parang siyang nagiging alaklik texture yung ating waffle. Hindi siya yung matigas, katulad ng all-purpose flour lang. Pero ito, ang secret natin, nalagyan ko siya ng cornstarch. Nga, yun nga, para mas lalo pang maging pinong yung pagka-cake niya sa loob.